Amen. Magandang gabi mga kapatid. Isang pagpalang Lunes ng gabi sa ating lahat. At maghintay pa tayo ng ilang mga minuto. Magsimula tayo sa ating Bible study. Hintayin natin ang iba nating mga kapatiran. Amen. Nawa nasa mabuting kalagayan ng lahat mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, another week of extended ECQ. So, very limited ang paglabas dapat. Kung hindi po mahalaga ay ina-advise tayo ng government na huwag na muna lumabas. Hindi naman importante mga kapatid, kundi sa pagbili lang ng mga essentials, mga kailangang mga gamit. So, sumusunod tayo sa protocol ng government. Kaya ganun din ang ating gawain mga kapatid. Wala muna tayong face-to-face services until further notice. So hanggang Sunday at least ay online pa rin po tayo mga kapatid. Ano? So kahit anong mangyari mga kapatid, tuloy pa rin ang gawain. Tuloy ang gawain ng Panginoon. We will endeavor, we will thrive, mga kapatid, na ang gawain ay magpapatuloy at sa kahit anong paraan at platform na available, gagawin natin para lang maganap ang mandato, ang utos ng Panginoon na huwag pababayaan ang ating pagtitipon. Amen. So itong ating nightly Bible study, mga kapatid, ay nagpapatuloy, morning devotion. Amen. So, kanina wala tayong devotion dahil munta kami ng clinic si Sir Yoli for her check-up. Supposedly. Kaso mga kapatid, na-cancel yung check-up ni Sister Yoli sa OB kanina dahil may nag-positive yata na mga pasyente yung doktora. So, bilang pag-iingat din na baka mahawahan niya itong mga bagong pasyente na nakaschedule, kinansel na lang muna, mga kapatid. Kaya, kailangan talaga ng pag-iingat, lalo sa kalagayan si Sister Yoli, para, kasi pagka buntis ang nag-positive, medyo mahirap. Pati yung sa panganganak, baka mahirapan. Magkakaroon ng mga adjustment. Kaya, sama nyo rin po kami sa prayer, mga kapatid. Amen. Sister Yoli, ang aming baby, at pati po ang inyong lingkod, dahil kailangan kong lumabas-labas, kailangan natin na may mga puntahan. So, yung pag-iingat ng Panginoon ay laging sumaatin. At sa ating lahat, mga kapatid, mga katatayan na nagtatrabaho, yung iba na mga namamalengke, nagbi-business, patuloy tayong manalangin mga kapatid na ang dugo ng Panginoon ay balutan tayo. At salamat sa Panginoon, ano? Salamat sa Panginoon sa balita na nakuha ko kay Nanay Bien. Medyo okay-okay na si Nanay Bien ngayon. Praise God. Salamat sa Panginoon sa kagalingan at medyo maayos na rin ang kalagayan ni Nanay Bien. Amen. So, we will continue to pray na tuloy-tuloy na kagalingan at kaginawahan ay ibigay ng Panginoon kay Nanay Bien. Amen. So, magandang gabi sa lahat. Hindi ko makita ang inyong mga pangalan. Gayunpaman, ay binabati ko kayong lahat ng isang mapagpalang gabi sa pangalan ng Panginoon. So, sa di pagtatagal, tayo po ay magsimula na. At nawa yung iba, humabol, mga kapatid, no? Humabol yung iba sa ating Bible study. So let's pray. Magsimula na tayo sa ating Bible study, mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Ikaw po ay makapangyarihan. Ikaw po, Panginoon, ay matapat. Ikaw ay mabuti. O Diyos, napakabuti mo sa amin. Hindi ka po nagkukulang. At sa gitna ng mga pagsubok, alam namin na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kailangan lang namin magtiwala sa iyo. Kaya, O Diyos, salamat po sa gabing ito. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, mga pagkukulang.
anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, humingi po kami ng paglilinis at paghuhugas ng aming mga puso. At humingi rin po kami ng karunungan sa aming pag-aaral ngayong gabi. Ikaw po ang siyang gumabay, unang-una sa magtuturo. Wala po kaming magagawa sa aming sarili. Umaasa lamang kami sa iyong biyaya. Ganun din sa bawat isang makikinig. Ikaw po ang gumabay, mag-ingat, Panginoon. At ikaw po ang maglagay ng mensahe, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayong gabi. O Lord, ikaw po ang manguna at ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samo at dalangin. Marami pong salamat, Panginoon. We pray for your grace in your guidance, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. In Jesus' name, Amen. Amen. Mga kapatid, praise the Lord. Amen. Hallelujah. So, magandang gabi sa lahat. Tayo po ay nasa serye ng pag-aaral dito po sa Book of Philippians. Mga kapatid, ano? Book of Philippians, many are saying that the Book of Philippians is a joyful letter. It is a joyful book. Amen. Ito ay isang sulat o isang aklat na punong-puno ng kagalakan, mga kapatid. Dahil dito natin mababasa yung sinabi ni Pablo na rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Amen. So, mga galak daw tayo lagi sa Panginoon. But if you will take the context, mga kapatid, si Pablo ay nakakulong ng panahon na ito. And yet, habang siya ay nakakulong sa Roma, naka-lockdown, kumbaga sa term natin, meron pa rin siyang ganoong kaisipan na mag-encourage sa iba at encourage ang iba na magagalak kayo sa Panginoon. You see, mga kapatid, kagalakan, joy, ito po ay isang bagay, mga kapatid, na nasa loob ng tao. Joy does not depend on the circumstances, on the situation. It doesn't depend, mga kapatid, doon sa lugar kung nasaan ka. Ang kagalakan hindi po nakadepende doon sa sitwasyon o kung ano mang kalagayan mo, kung ano mang kung nasaan lugar ka man, dahil ang nagsasalita dito, mga kapatid, ay si Pablo habang siya nakakulong. And yet, he said, rejoice in the Lord. So, mga kapatid, huwag po nating hayaan ang mga sitwasyon sa ating paligid ang magdikta sa atin. No, mga kapatid. Ang mga mananampalataya, meron po silang different perspective at meron silang world from within. The kingdom of God, sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Amen. So, we have a different world, we have a different kingdom na nakaset up sa ating mga puso, sa ating kalooban. Therefore, mga kapatid, ang ating mga damdamin, ang ating mga disposition, decision, and all that ay hindi po dapat nakabase sa mga panglabas na circumstance. Do not let your joy be dependent. Huwag mo hayaan ang kagalakan mo nakadepende sa tao. Di ba? Huwag hayaan mo ang kagalakan mo nakadepende sa sitwasyon. Na kung hindi maginhawa, hindi ka na rin masaya. Nakadepende pala sa sitwasyon yung iyong kagalakan. No, mga kapatid, ang kagalakan, ito po ay attitude. It is a condition of the heart, mga kapatid. It is the fruit of the spirit. Amen. Kaya kahit anumang sitwasyon, dapat nandun pa rin ang fruit of the spirit, yung kagalakan. Ganyan ang mga mananampalataya, mga kapatid, ano? Kahit mayroong crisis, kahit may problema, may pandemya, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay may kagalakan pa din. Nagagawa pa rin na magalak sa Panginoon. Nakakaawit pa din sa Panginoon. Nakakapagpuri pa rin sa Panginoon. Nakakatawa pa rin, mga kapatid. Ano? So, kung dyan sa inyong mga tahanan, mga kapatid, sa ating mga bahay, hindi na tayo tumatawa, hindi na tayo nagiging masaya, mga kapatid, dahil sa pandemya, dahil sa anumang bagay, dahil sa crisis, dahil sa lockdown, sa ECQ, mga kapatid. Walang trabaho, walang business. Mga kapatid, huwag
nating hayaang manakaw, nakaaway ang ating kagalakan, ang ating pananampalataya. So, dito na tayo mga kapatid, ano, sa Philippians. Nadaanan ko lang yan dahil si Pablo nito nasa kalagayang mahirap, kulong. Pero gayunpaman mga kapatid, nag-encourage pa rin siya sa iba na mga galak kayo. Anong klaseng mindset yun mga kapatid? Ano? Anong klaseng mindset na mayroon si Pablo? Kagagaling ko nga lang din po mga kapatid sa gawain ng mga katatayan sa UPC Tondo. Sabi nga doon ni Brother Alan, paano pa kaya yung inabutan ng pandemya dati? Wala pang internet. Spanish flu around 100 years ago. 1920s, mga kapatid. Paano kayo inabutan ng pandemya dati? Walang internet. Hindi sila makakontakt sa mga pamilya. At hindi rin, mahirap din ang information mabigay ng gobyerno, mga kapatid. Mas mahirap yung kalagay nila dati, ano? Pero nakasurvive sila, mga kapatid. Lalo tayo, mga kapatid, sa panahon na ito. Amen. Kaya, mga kapatid ko, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating hayaan ang sitwasyon, madiktahan tayo. Kailangan, tuloy pa din. Ang pagsamba, ang pagpupuri, ang kagalakan sa Panginoon, tuloy pa din, mga kapatid. Amen. Dahil, mga kapatid, tandaan natin, ano ang target ng kaaway sa buhay natin? Talagay niyo, mga kapatid, anong target ng kaaway sa buhay mo? Target ba niyang makuha yung kayamanan mo? Palagay natin, mga kapatid. I believe, hindi po kayamanan ang target ng kaaway sa buhay natin. Target ba niyang makuha yung yaman natin sa lapi, ari-arian? Yun ba ang target ng kaaway? Hindi po. Ang target ng kaaway sa buhay mo, sa buhay ko, alam niyo kung ano? Yung pananampalataya mo. Yun ang gusto niyang mawala. Yun ang gusto niyang manakaw, mga kapatid. He doesn't care about our money. He doesn't care about our possession. He doesn't care about our business. He doesn't even care about our health and our life. Alam niyo kung ano goal ng kaaway? Our faith, mga kapatid. Pananampalataya. Yun ang gustong nakawin ng kaaway sa buhay mo. Tandaan natin yan, mga kapatid, ano? Sabi sa John 10:10, pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay, at magwasa. The thief cometh not but to kill, to steal, and to destroy. Anong gustong nakawin ng kaaway, ng magnanakaw? Palagay ba natin yung ating cellphone, yung gusto niya nakawin? Yung ating pera sa bangko, ang gusto niya nakawin? Hindi po. Ang gusto niya nakawin, yung pananampalataya natin. Faith, yun ang target ng kaaway sa buhay mo. Paano niya matatarget yung faith? Sa pamamagitan ng possession, sa pamamagitan ng health, sa pamamagitan mga kapatid ng salapi. Minsan kasi ang mananampalataya pag nawala yung salapi, nawala yung possession, nawala yung kung ano-ano, nawawala na rin yung faith. Ginagamit lang ng kaaway mga kapatid yung mga bagay na yan. Pero ang talagang target niya sa buhay mo at sa buhay ko, yung pananampalataya. Remember Simon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, Simon, Simon, Satan would like to have you sifted like wheat. Gusto ni Satanas na makuha ka at ligligin ka na parang trigo. Pero Simon, I prayed for your faith that it fail not. Pero sabi ng Panginoon, Simon, pinanalangin ko ang iyong pananampalataya na huwag itong magkulang. You see, mga kapatid, yung faith ang huwag magkulang sa atin sa panahon ito. Yun po ang kinakailangan natin. Ingatan, sabi ni Pedro, your faith, the trying of your faith which is more precious than gold, mas mahalaga pa sa ginto ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa panahon ito, ingatan mong pananampalataya. Ingatan mong pananampalataya. Ingatan natin ang pananampalataya natin dahil
Iyan ang gustong agawin ng kaaway sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng kawalan, kalugihan. Ang target na kunin ng kaaway is our faith. Remember Job, mga kapatid. Si Job, bakit sa kanya nangyari yon? Anong target ng kaaway? Gusto ng kaaway na sumpain ni Job ang Panginoon. Kaya anong ginawa ng kaaway? Pinatay lahat ng anak. Kinuha lahat ng ari-arian. Diba? Nung the next day, binigyan ng sakit. Ano bang gusto ng kaaway? Yung ari-arian ni Job? Gusto ba ng kaaway yung health ni Job? No. Ang gusto ng kaaway na mawala kay Job ay yung kanyang faith, pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung mawala sa atin ang pananampalataya, doon nagtatagumpay ang kaaway. Pero kung hindi mawala sa iyong pananampalataya, kahit anong mangyari, hindi siya nagtagumpay. Hindi siya nagtagumpay. Dahil gusto ng kaaway, idamay tayo at isama tayo doon sa dagat-dagat ng apoy. Kaya ang gusto niyang mawala sa iyo is faith, mga kapatid, pananampalataya. Ay sabi ng Panginoon sa Luke chapter 18 verse 8, sa pagbabalik niya, makakakita pa kaya siya ng pananampalataya dito sa lupa? Makakasumpong ba kaya ang anak ng tao ng pananampalataya sa lupa sa kanyang pagbabalik? Kaya mga kapatid, take hold of your faith. Tanganan mo, hawakan mo ang pananampalataya na huwag itong mawala. Huwag itong manakaw ng kaaway. Na sa pamamagitan ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid, gusto ng kaaway, mawala ang faith natin. But no, we will take hold of our faith, mga kapatid. Tanganan natin ang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya natin, this is our, ito yung power. Ito yung sinabi natin kahapon, mga kapatid, ano, sa ating service kahapon. You have the power of the resurrection in you. Amen. Yung kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli na sa iyo sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng pananampalataya. You see, mga kapatid, nasa atin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli. So you have faith, mga kapatid, you will rise up. Amen. You will rise from the dead. You will rise from all this. Babangon tayo sa lahat ng mga bagay na ito. As long as you keep your faith. Keep your faith, mga kapatid. Ano man mangyari, keep your faith. Mawala ang lahat, keep your faith. Ingatan mong pananampalataya mo na huwag itong mawala sa iyo. Dahil yan talaga ang gustong kunin ng kaaway, yung pananampalataya. Wala siyang pakialam sa pag-aari natin. Ang gusto niya makuha, yung pananampalataya. So yan, mga kapatid, ano, na nasabi ko lang yan dahil dito sa Philippians, mga kapatid. Si Pablo nakulong, lahat na pinersecute, ginulpi, binugbog, at nasa bingit ng kamatayan, pero nandoon pa rin ang faith, mga kapatid, hindi nagtagumpay ang kaaway. Nandoon pa rin siya ng sinasabi sa mga Philippians, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Amen. Hallelujah. Rebuke the spirit of depression, anxiety, mga kapatid. Even the thoughts. Alam niyo, mga kapatid, sa panahon natin, ang kaaway, minamagnify. Ang depression, minamagnify. Ang anxiety, minamagnify, mga kapatid. Ang mga negative and evil thoughts nagkalat sa lahat ng lugar, mga kapatid. Nagkalat sa internet, nagkalat sa Facebook, ang negative thoughts, depression, anxiety, mga kapatid ko. It lurks, it eats, it feeds on our spirit. Rebuke it in Jesus' name. Whatsoever thing is good,
lovely, good report, whatsoever thing is of virtue, think of these things. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 8. Mga kapatid, ano? Huwag na tayo mag-follow ng mga pages na nakaka-depress. Huwag na tayo mag-like and mag-share, mga kapatid, ng mga pages, mga messages, mga posts na nakaka-depress, mga kapatid, ano? Na nag-entertain ng anxiety, ng depression, and all that. Namamagnify, mga kapatid, ang kaaway. I-unfollow nyo na yan. I-unlike nyo na yung mga page na yan, mga kapatid, na nakaka-depress. I-unlike nyo na, i-unfollow nyo na yung mga page na kung ano-ano mga post na nakaka-depress ang nandoon. Pagising mo sa umaga, makikita mo, mababasa mo, puro ganun. Huwag nating i-entertain, huwag nating i-magnify sa buhay natin ang mga bagay na yan, mga kapatid ko. Uso yan sa sanglibutan, pero be not conformed to this world. Be transformed by the renewing of your mind, that you may know that which is good, acceptable, perfect will of God. Huwag tayong makiayon sa sanglibutan, mga kapatid. Eh kung tayo rin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, eh magiging makikiuso sa depression, sa anxiety, makikiuso, mga kapatid, sa mga negative things, negative thoughts. Ano nang mangyayari, mga kapatid? We are the light of the world. We are the salt of the world. Tayong ilaw, tayong asin ng sanlibutan. Kung ang asin ay mawala ng alat, ano pang makinabang dito kundi tapakan sa lupa, tapakan sa daan? Sabi ng Panginoon, yung asin kasi nila sa Israel, yung mga bato, malalaki, nawawala ng alat yun, hindi kagaya ng asin natin ngayon. Yung asin nila dati, mga kapatid, nawawala ng alat. Kaya mga kapatid, ano, yan, this is about Philippians. Sa chapter 4, mababasa natin yan about keeping your heart and mind in Christ Jesus. Mababasa natin yan sa chapter 4. About mental health. Ayan, keeping your heart and mind. About making your mind and your heart healthy. Sa chapter 4 yun. Just imagine si Apostle Pablo nasa gantong kalagayan. He has all the reason to be depressed. He has all the reason. Kung merong dapat ma-depress, si Apostle Pablo yun. Nakakulong, pinersecute, pinaghampas, pinagbabato, pinagbalakan, napatayin, naabutan ng shipwreck sa gitna ng dagat. Sa gitna ng dagat, nasira yung inabot ng bagyo. Nasira yung kanilang barko. Napadpad sila sa isla, nakagat pa ng ahas. Sabi nga ng mga nakitang tao, siguro criminal to. Nakaligtas sa bagyo, pero pagdating dito, kinagat pa rin ng ahas. Mukhang talagang gustong patayin ng Diyos itong taong ito. Natuklaw ng ahas si Apostol Pablo. Ano ginawa niya? Pinagpag niya lang sa apoy. At hindi siya namatay. Kasi ito nakakulong. Pero ang sabi niya, rejoice evermore. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Amen. So yan po mga kapatid, no? It's all about your mind. Keeping your heart and mind in Christ Jesus. Mga kapatid. That's what it is all about. Pagpapanatili ng puso't isipan natin sa Panginoong Yesus. So, dito tayo sa Philippians, natapos na tayo mga kapatid sa ilang mga verses ng chapter 1. At itutuloy natin kahapon, yung Sabado, ang ating natalakay is about to live is Christ and to die is gain. Yan ang sabi ni Pablo mga kapatid. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay
nakakinabang. At alakay na natin kung bakit yung nasabi ni Pablo, mga kapatid. At nasabi niya pa na kung siya lang, parang gusto niya nang bumalik, gusto niya nang umuwi sa Panginoon, pero naisip niya na mas kailangan pa siya ng mga mananampalataya. Sabi niya, I'm set between two ways. Gusto niya nang umuwi sa Panginoon, which is much better. Pero sabi niya, kailangan niyo pa ako. Kaya, it is more needful for you that I abide. Kailangan pa ako ng mga mananampalataya na maging tagapagturo. Kaya, sabi niya, nandito pa ako, buhay pa, mga kapatid. Yan sabi niya. So, dito tayo, mga kapatid, sa verse 25. Sabi niya dito, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. Sabi niya dito, ako nagtitiwala ako na mananatili pa ako. Kumbaga, ang ibig sabihin niya ni Pablo, having this confidence, I know that I shall abide and continue with you. Alam ko, hindi pa ako kukunin ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Ano? At alam ko na mananatili pa ako, makakasama niyo pa ako. I shall abide and continue with you all. Sabi niya na sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. Oo, at mananatili ako nakasama ninyong lahat. Kumbaga sabi ni Pablo, alam ko hindi pa ako kukunin ng Panginoon. Bakit? Sabi niya diyan, sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. Oh, dahil alam ko kailangan niyo pa ako bilang leader, bilang apostol. Sabi niya, may pagkakatiwala ako na pahabain pa ng Panginoon ang buhay ko para rin sa inyo, para sa ikasusulong at sa ikagagalak ng inyong pananampalataya. Mga kapatid, salamat sa ating mga leaders, ano, mga elders, mga pastors na ginagamit ng Panginoon ang kanilang buhay sa ikasusulong ng ating pananampalataya. Binigay sila ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Pinahiram ng Panginoon, binigay ng Panginoon ang kanilang buhay sa atin para po sa ikasusulong at ikagagalak ng ating pananampalataya. Yan ang sabi ni Pablo, sabi niya, kung ako lang, to die is gain. To live is Christ, to die is gain. Kung ako lang, gusto ko na, it is much better na umuwi na sa Panginoon. Kasi biro yung manakulong siya, lahat ng hirap na naranasan niya, pero it is more important for me. Mas kailangan ako na manatili pa para sa inyo. At nagtitiwala ako na ako'y mananatili sa inyo, mga kasama niyo pa ako, for the furtherance and joy of your faith. Ang mga Bible scholars, mga kapatid, ay in agreement, naniniwala, na si Pablo ay 2 beses na kulong sa Roma. Noong unang pagkakulong niya, ito yon. Naisulat niya itong letter to Philippians, to Philemon, yung unang letter niya kay Timothy. At sa unang pagkakulong niya, kagaya ng pagkakasabi niya dito, nagtitiwala pa siya na makakalaya siya, makakasama pa niya sila, mga kapatid. So sa unang pagkakulong ni Pablo, talagang alam niya makakalaya pa siya. Kaya sabi niya dyan, alam ko na makakasama niyo pa ako. Pero nakalaya si Pablo ng sandali, pero nakulong siya ulit. At yung pangalawang pagkakulong niya, doon alam niya na hindi na siya makakalaya. Kaya yung sulat niya kay Timothy, natapos ko na ang aking takbuhin. Makipaglaban ako, I fought the good fight of faith. Yung pangalawang pagkakulong niya, alam niya, tinanggap niya na hindi na siya makakalaya. At ganun nga nangyari, mga kapatid, pinatay si Pablo sa kanyang pangalawang pagkakulong. So dito, ito yung kanyang unang pagkakulong, may pag-asa pa siyang lumaya. Sabi niya, alam ko, makakasama niyo pa ako para sa ikasusulong ng inyong pananampalataya. And in verse 26, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. So dito, mga kapatid, ano, sabi niya, paparehan pa ako sa inyo. Pupuntahan ko kayo, dadalawin ko kayo. Na yung kagalakan niyo ay lalong sasagana sa Panginoong Jesus para sa akin sa pagpunta ko dyan. So dito nag-express si Pablo ng kanyang desire na dalawin itong mga taga-Filipos, mga kapatid. And some historians
would agree, mga kapatid, na nakadalaw pa siya. Napuntahan niya pa. Nakalaya pa si Pablo, napuntahan niya pa itong mga taga-Filipos. Sabi niya diyan, gusto kong pumunta diyan. Alam ko lalo kayong magagalak sa pagpunta ko diyan personally. So, noong panahon nila, wala pa namang ganito online. Talagang hindi nila nakikita si Apostol Pablo ilang taon. Kaya alam ni Pablo, mga kapatid, sa pagpunta niya, personal, face to face, mga kapatid, eh lalong magagalak itong mga taga-Filipos. So, nag-express siya dito ng desire niya na dalawin sila, mga kapatid, personally. So, yan, sa verse 26. Then, in verse 27, sa verse 27, nasabi niya, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Sabi dito ni Pablo, mga kapatid, eh, medyo naghang yung laptop ko, no? Hindi makita sa screen, pero yun ang sabi sa 27, na bilin niya, yung inyong pamumuhay ay dapat maging becoming of the gospel of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin ng becoming or becometh ay karapat-dapat. Sabi niya dyan, kinakailangan yung buhay ng mga mananampalataya, buhay natin mga kapatid, maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So, ang buhay ng mga mananampalataya, we need to strive, mga kapatid, na, yan, our conversation, ibig sabihin po ng conversation, this is an old English, na ibig sabihin ng conversation ay hindi yung usapan. Ang conversation dito is our lifestyle, yung ating pamumuhay. Dapat daw yung ating lifestyle, yung ating pamumuhay, ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So you see, mga kapatid, ang mananampalataya, ang tunay na tagasunod ng Panginoon, ay dapat mayroong pagbabago yung buhay, mga kapatid. Ano? Mayroong pagbabago na maging karapat-dapat yung ating pamumuhay sa Ebanghelyo na ating tinanggap, mga kapatid, sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. That whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Sabi ni Pablo, kahit nariyan ako, pumariyan ako sa inyo, o kaya kahit wala ako dyan, eh nawa, marinig ko ang inyong mga ginagawa na kayo ay nananatili sa isang espiritu. Sabi niya dyan sa 27, wala man ako o nariyan man ako sa harap niyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, kahit wala man ako, nandyan man ako, eh, mabalitaan ko ang mga kalagayan ninyo na dapat kayo ay nananatili at nagsisikap na maging matibay sa isang espiritu. At ang inyong kaluluwa, nagkakaisa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ganyan dapat ang buhay natin, mga kapatid, ano? Nariyan man si pastor, wala man si pastor, eh, dapat nananatili tayong matatag sa isang espiritu. Dapat nananatili tayo, mga kapatid, na nagsisikap sa pananampalataya. Kahit wala si pastor, nariyan man si pastor, dapat naroon tayo sa katatagan, mga kapatid, sa isang espiritu. Amen. Lalo sa panahon natin, mga kapatid, ano, papunta talaga tayo, mga kapatid, sa kanya-kanyang pangangalaga ng kaluluwa. Amen. Gusto man natin makapagtipon, gusto man natin na lagi tayong magsama-sama, pero hindi inaalaw, mga kapatid, ng mga sirkumstansya sa ating paligid. E kung nasanay tayo, mga kapatid, na nasanay tayo na kapag may pagtitipon lang malakas, eh, sa panahon ito, mga kapatid, hindi na po uubra yun. Kailangan may pagtitipon, walang pagtitipon, manatili tayong matatag sa ating spirit, mga kapatid. Yan. Ang sitwasyon, pinipili tayo mag-adjust sa ganong level ng pananampalataya.
Ang sitwasyon, mga kapatid, sa panahon natin ay tinutulak ang bawat mananampalataya na mag-mature. Mga kapatid, it's time to be matured, na hindi na palaging may pagtitipon, na kagaya dati, ano, nung panahon namin dati, pagka youth camp, eh talagang masigla mga kabataan yan. Youth camp eh. Diba? Pagka April, ako, pagdating pala ng March, pabakasyon na, yung mga kabataan, dumadami na uli sa church yan. Kasi magsisimula na yung mag-ipon para sa youth camp. Masipag umatin ng gawain yan. Lalo pagdating ng youth camp, takbo-takbo pa doon, di ba? Grabe mag-worship. Oh. Grabe revival pag youth camp. Di ba? Kasi dami yung kabataan doon. 1,000, 1,500 mga kabataan. Sama-sama kayo doon. Talagang tapos pag pagbalik sa church, mainit pa yan. Handog pa ng awit, di ba? Tapos, laging sa lahat ng gawain, nandoon. Prayer meeting, nandoon. Midweek Bible study, nandoon. Youth service, nandoon. Gawain ng mga bata, nandoon pa din. Nalala ko dati, nung galing kami youth camp, kahit kids congress, umatend kami. Mga youth. Ganun kainit, ano? Eh ngayon, mga kapatid, yung conference nyo, yung NAYS, ay yung Asia Pacific Conference nyo, na-delay na. O, ewan ko kung kailan yung matutuloy. Bayad na yung iba sa inyo. Marami sa inyo, bayad na. Kaso wala pa tayong update kung i-refund or re-reschedule, mga kapatid. Eh ngayon, mga kapatid, wala. Walang fellowship. Nakaraan, meron ng mga youth fellowship tayo sa church, pero ngayon, wala na naman. Pero ang panahon, mga kapatid, ang mga sitwasyon, ang sirkumstansya, tinutulak na tayo na maging matured. Tinutulak na tayo na wag maging nakaasa palagi, mga kapatid, sa mga fellowship. Tinutulak na tayo ng pagkakataon ngayon, mga kapatid, na tayo ay magpaka-matured sa ating pananampalataya, mga kapatid. Yan, dahil sa mga ganitong sitwasyon. Kaya mga kapatid, ano? Yan sabi dyan ni Pablo, wala man, nariyan man, manatili kayong matatag sa Espiritu. Manatili kayo na nag-strive together for the faith of the gospel. O, yan ang sabi niya sa verse 27. 28. Ang sabi niya sa 28. Yan, ayan naman gumalaw ng laptop. Well, sabi sa 28, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway. Yan. Huwag daw tayong mga takot sa anuman sa mga sa kaaway. Yan ang utos, mga kapatid, ng Panginoon. Ano? Yan ang utos ng Panginoon sa atin. Huwag tayong matakot sa anuman sa ating mga kaaway. So, sa panahon natin, mga kapatid, ano, punong-puno ng takot. Wala yung presentation. Sa panahon natin, mga kapatid, kinukulture. Kinukulture tayo sa takot. Kinukulture tayo, mga kapatid, sa panic. Kinukulture tayo, mga kapatid, sa ang tawag dyan? Paranoia. Kinukulture tayo na maging paranoid, mga kapatid, sa ating panahon. Dahil ang takot, mga kapatid, eh, pag napangunahan tayo niyan, talagang hindi tayo makakapag-desisyon na tama. Nalala ko yung isang kwentong nabasa ko. Alam nyo ba, mga kapatid, na ang isang o kalahating baso ng tubig, pag naging hamog, kayang balutan ng isang buong block sa isang community. Di ba pag sinabing block, maraming bahay yan, isang bloke ng bahay na magkakatabi. Di ba? Sa ibang lugar sa atin, meron yan, mga block. Phase 1, block 2, di ba? Block 3. Alam niyo mga kapatid, yung isang baso ng tubig,
kayang balutan ng hamog ang isang buong block. Ibig sabihin yung makapal na hamog na nagtatakip sa isang block, sa isang community, na halos di na makakita yung mga tao dahil sa kapal ng hamog. Alam niyo mga kapatid, pag kinondense niyo yun at ginawa ng tubig, alam niyo kung gaano karami? Isang baso lang. Isang baso lang yun ng tubig. Yung sabihin mga kapatid, ganun ang takot. Yung maliit na bagay, pwedeng palakihin ng takot. Yung maliit na bagay, pwedeng palawakin ng takot. Yung maliit na bagay, pwedeng palalain ng takot. Na doon, sa example na yun, yung isang baso ng tubig na naging hamog, kayang balutan ang buong community ng makapal na hamog na hindi na makakita ang mga tao. Ganyan po mga kapatid ang ginagawa ng takot sa ating mga buhay, mga kapatid. So, huwag tayong magpadaig mga kapatid sa takot at huwag nating hayaan na ma-overcome tayo ng takot. Kaya sabi dito, sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway. Of course mga kapatid, meron talagang pangamba, hindi naman mawawala yung pastor, ano? Yung mga ngamba dahil sa buhay, dahil sa sakit. Kasama yan mga kapatid, pero huwag tayong ma-overcome ng takot. Kung may takot man mga kapatid, ibigay sa Panginoon at huwag tayong ma-overcome ng takot. Sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot sa kaya pumatay ng katawan, kundi matakot tayo mga kapatid sa kayang pumatay at magwasak ng ating katawan at kaluluwa doon po sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang dapat nating katakutan, mga kapatid. So yan sabi dito ni Pablo, in nothing terrified by your own adversaries, huwag tayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas at ito'y mula sa Diyos. Mga kapatid, yung kaaway na nagpe-persecute, yung kaaway na nagigipit at nananakot sa atin, ito po ay tanda ng kanilang pagkapahamak. Malinaw na tanda ng kapahamakan. Amen. Kasi bakit ka kailangan takutin? Tanda lang yun mga kapatid na ang kaaway ay nakalagay sa kapahamakan. Gusto niyang madamay ang tao sa pagkapahamak. Pero tayo mga kapatid, tiisin natin at ito ay magiging tanda ng ating pagkaligtas at ito'y mula sa Diyos. Amen. Yung mga pagsubok, mga kapatid, tiisin natin. Ito ay tanda, mga kapatid, ng ating pagkaligtas. Kaya tayo mayroong mga pagsubok. Tanda po yan ng kaligtasan at tanda ng pagpapatibay ng Panginoon sa ating mga pananampalataya. So, mga pagsubok, mga kapatid, daraan din yan. Matatapos din yan, mga kapatid. Makakaraos din tayo, mga kapatid. Ano? Manatili lang sa Panginoon. If the Lord tarries, ibabalik niya lahat ng nawala. Oh, basta makalagpas lang tayo sa pagsubok, mga kapatid, manatili ang pananampalataya, ibabalik ng Panginoon kung anumang nawala. Remember Job, mga kapatid? Si Job, nanatili ang pagtitiwala sa Panginoon. Later on, mga kapatid, ay binalik ng Panginoon natin nawala kay Job. So, ganun din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Yeah. Sa panahon ito, mga kapatid, manatili lang tayo sa pagtatapat. Manatili lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Panginoon, hindi tayo pababayaan, mga kapatid. Okay. So, yan ang sabi niya sa verse 28, then 29, mga kapatid. Tapos na natin itong chapter 1. Tapos natin itong chapter 1. 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So tinutukoy dito ni Pablo mga kapatid ay yung sa verse 26.
yung pananampalataya sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo na dapat nating sampalatayanan, ito ay binigay, sabi sa 29, pinagkaloob alang-alang kay Kristo. Binigay sa atin ng Ebanghelyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Na anong gagawin sa Ebanghelyo? Sabi diyan, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya. Ibinigay daw po, mga kapatid, ang gospel sa atin ng Panginoon. Hindi lang para manampalataya tayo sa Kanya. Hindi po doon natatapos sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kundi ano? Ayan, bitaw na. Okay. Sabi diyan, mga kapatid, ibinigay sa atin hindi lang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Yan. So sabi diyan, mga kapatid, ang gospel ay ibinigay sa atin. It was given unto us in the behalf of Christ, not only to believe in Him. Binigay po sa atin ng Ebanghelyo, hindi lang para manampalataya tayo sa Panginoon, kundi, but also to suffer for His sake. Binigay sa atin ng gospel, hindi lang para manampalataya tayo kay Kristo, kundi upang tayo din naman ay makipagtiis alang-alang sa Kanya. Alam niyo, mga kapatid, kasama po yan sa faith natin. Kasama yan sa gospel. Binigay yan para hindi lang para manampalataya tayo kay Jesus. Diba? Ang marami, mga kapatid, ganun ang kaisipan. Manampalataya kay Jesus na everything will be okay. Everything will be okay. Walang pagsubok. Walang kahirapan. Hindi po. Malinaw dito sinabi ni Pablo, binigay sa atin ang gospel not only to believe on Him but also to suffer for His sake. Binigay sa atin ang Ebanghelyo para tayo rin po ay magtiis alang-alang sa Kanya. Bakit pinakita sa atin sa Ebanghelyo ang Kanyang mga tiniis na kasakit? Tiniis niya ang kahirapan, kamatayan. Bakit, mga kapatid? Hindi lang para manampalataya tayo sa Kanya, kundi para makita natin yung Kanyang mga pinagtiisan dahil kailangan din nating magtiis alang-alang sa Kanya. To suffer for His sake. Alam niyo, mga kapatid, ang suffering, sabi sa Ecclesiastes, ano, nakita na ni, na-observe ni Solomon, ang suffering kasama sa buhay ng tao. Ang pagdadalamhati, ang pagtitiis, kasama ang suffering sa buhay ng tao. Ang tanong lang, para kanino ka magtitiis? For whose sake na ikaw ay magsasuffer? Kinakailangan, mga kapatid, makipagtiis tayo alang-alang sa Panginoon. Dadanas tayo, mga kapatid, ng sufferings, dadanas tayo, mga kapatid, ng tribulation, ng persecution, ng trials, and do it, suffer for His sake, alang-alang sa Panginoon, mga kapatid. So, kasama po yan sa buhay mananampalataya, ang mag-suffer para sa Panginoon. Kaya huwag tayo magtanong na, Panginoon, ito ba ang magiging buhay ko bilang mananampalataya? Mayroong suffering? May paghihirap, may pagdurusa. Mga kapatid, kasama yan. To suffer for His sake. Hindi po ito about believing lang. Oh, I believe in the Lord. I believe in heaven. I believe I will go to heaven. How about suffering for His sake? Paano naman yung pagtitiis para sa Kanyang alang-alang sa Panginoon? Kasama po yan. Kaya mga kapatid, magtiis tayo alang-alang sa Panginoon. Kailangan willing tayo to suffer for His sake. Willing tayo to sacrifice for His sake. Willing tayo, mga kapatid, na magtiis, mahirapan, masaktan, alang-alang sa Panginoon, mga kapatid. That is Christianity. Sabi nga ng Panginoon, except a corn of wheat fell to the earth and die, it abide by itself. Maliban, mga kapatid, ang butil
ay madaglag sa lupa at mamatay. Mananatili itong mag-isa. Pero pag ito ay namatay, nalaglag sa lupa, magbubunga ng marami. That is Christianity, mga kapatid. Christianity is about suffering for God, suffering for the sake of our Lord. Mga kapatid, kasama po yan. Dahil sa mundo naman, kasama na talaga yung suffering. Kasama talaga sa suffering ang sa buhay sa libutan, sa buhay sa mundo, ang suffering kasama talaga. Pero sa pagiging Kristiyano, binibigyan tayo ng magandang purpose. If you will suffer anyway, why don't you suffer for a good purpose? Bakit hindi tayo mag-suffer para sa maganda, para sa Panginoon? Magsasuffer din naman tayo sa mundong ito. Sa mundong ito, meron din. Di ba? Tinatamaan ng sakit, mananampalataya, saka hindi. Di ba? Tinatamaan ng sakit, ng kamatayan, believers, saka unbelievers. Kahit believers, tinatamaan ng sakit. Huwag niyo sabihin na hindi tayo tatamaan ng sakit. Hindi po yan totoo. Tatamaan tayo ng sakit. Meron din pong sakit. Meron mga mananampalataya na tinatamaan ng sakit. Ang point ko, mga kapatid, ang suffering, ang mga pagdurusa, kasama yung sakit, kamatayan, lahat, kahirapan, dadanasin niya ng lahat ng tao kasama tayo. Bakit? Dahil yan, that is because of the fallen nature at a fallen world because of sin. Hindi po yan kasalanan ng Diyos, mga kapatid. Yan po ay ang dika ng Diyos ay perfecto. But we are living in a fallen world. We are living in a corrupted world. Nabubuhay tayo sa sanglibutan, sa mundo na bumagsak dahil sa kasalanan. Nabuhay tayo, mga kapatid, in a distorted creation. Kaya hindi ito kasalanan ng Diyos. Dahil po sa kasalanan ng tao, kaya pumasok lahat ng ito. At dahil tayo nandito pa sa mundo, naghihintay pa tayo ng katubusan, dadanasin natin yan. Dadanasin natin ang pagtitiis, paghihirap, suffering, kasama yan, sakit, karamdaman, kasama po yan, mga kapatid. Pero ang maganda, mga kapatid, may pagtitiis man tayo, may suffering man, we know, mga kapatid, why we suffer, and we know, mga kapatid, na sa pagtitiis natin, kasama ang Panginoon. Ang Panginoon, mga kapatid, hindi tayo pababayaan at may naghihintay sa ating katubusan. May naghihintay sa ating, mga kapatid, na redemption. Christianity is not an escape from reality, mga kapatid. Yan minsan ang problema sa ating mga Kristiyano. We see God as an escape. Nakita natin ang Diyos bilang escape, mga kapatid. Pero hindi. Sinabing malinaw ni Pablo, we also need to suffer for His sake, mga kapatid. Ang maganda lang sa pagiging Kristiyano, dumaan man sa pagsubok, meron tayong Diyos na mapaglilingkuran. Meron tayong Diyos na matatawagan. Meron tayong Diyos na tumutulong sa atin. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 10:13, hindi siya magbibigay o hindi tayo binibigyan ng pagsubok kundi yaong matitiis ng tao. At ang Diyos ay tapat na hindi niya hahayaan na tayo ay subukin ng higit sa ating kakayanan. Ngunit naroon din, kasama ng pagsubok, mga kapatid, is may paraan ng pag-ilag. Binibigyan tayo ng Panginoon, mga kapatid, ng tulong. Meron tayong tulong. Yan ang maganda sa mga mananampalataya. Hindi tayo exempted sa pagsubok. Mga Christian, exempted yan. Hindi po, mga kapatid, hindi tayo exempted. Pero ang maganda lang sa atin, meron mang pagsubok, meron mang pagdurusa. May Diyos tayong nakakapitan at alam natin sa kabila nito. After this, may redemption. Alam natin na nagtitiis tayo for His sake, not just for my sake, not just, hindi lang to pagtitiis dahil sa akin, kundi nagtitiis tayo para sa Panginoon. We need to suffer for His sake.
Then we have this hope na may katubusan na naghihintay sa atin sa kabila ng buhay dito sa fallen world, sa mundo na nasira dahil sa kasalanan. May naghihintay na katubusan sa mga anak ng Diyos. So the gospel is given not just to believe on Christ, but to suffer with Him, suffer for His sake. Kaya nang ikaw ay naging Kristiyano, tinanggap mo sa iyong sarili na handa ako na magtiis para kay Kristo. Sabi nga ng awit, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Kasama po yung pagtitiis dyan, mga kapatid. It's a commitment na susunod sa Panginoon. Those who would like to follow me, deny himself, take up his cross, and follow me. Sabi ng Panginoon. Gusto sumunod sa kanya, tanggihan ng iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, at sumunod ka sa Panginoon. You see, meron pa rin pagpasan ng krus. May pagtitiis, mga kapatid. May pagtitiis. Papasanin natin ang ating krus. Hindi sinabi ng Panginoon, gusto sumunod sa akin? Sige, indulge. Magpakasarap at magpaka-easy-easy at mag-relax at sumunod sa akin. Walang hirap. Hindi po, mga kapatid. Deny yourself, take up your cross, and follow Him. Yan ang sabi ng Panginoon. So, we have to suffer for His sake. Alam niyo, mga kapatid, yung mga apostol sa Acts chapter 4, nung sila ay nahampas dahil sa pangangaral, tuwan-tuwa pa sila eh. Sabi nila, naging karapat dapat sila na magtiis at mahampas para sa pangangaral ng salita ng Diyos. At tuwa pa sila na sila ay nakaranas ng persecution dahil sa pangangaral. Ganun, mga kapatid, dahil naunawaan nila, mga kapatid, they have the tinatawag na real version, raw version ng Christianity. Sa panahon natin kasi medyo toned down. Ano? Yung Christianity sa panahon natin, sugar-coated. Kumbaga, yung Christianity sa panahon natin, binalutan na ng kung ano-anong matamis. Hindi pinapakita sa tao hindi pinapakita ng iba sa mga tao na ang Christianity kasama dyan ng pagtitiis. Kaya ang expect ng iba sa Christianity is just happy, happy-go-lucky, mga kapatid. Hindi po. Ang katotohanan, may suffering. But still, may rejoicing. Hindi dahil walang paghihirap. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, sabi nga nila, ay masayang tunay. Masayang tunay, masayang tunay. Hindi dahil walang paghihirap, hindi dahil walang pagsubok. May pagsubok. May pagtitiis, may kahirapan. Pero masaya pa din. Hindi dahil walang pagsubok, kundi dahil may kagalakan sa puso. Sa gitna ng pagsubok, may kagalakan pa rin. Kaya masayang tunay ang buhay Kristiyano. Hindi dahil masarap or walang hirap or madali ang lahat. Masayang tunay dahil si Kristo ay nasa iyong puso. Di ba? Sabi ng awit na yan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Laging masayang tunay. O masaya, masaya. Kung si Kristo ay nasa iyong puso, hindi sinabi doon na masaya kasi walang problema. Masaya kasi walang pagtitiis. Masaya kasi madali lahat. Hindi po, masaya dahil si Kristo ay nasa iyong puso. Amen. Amen. Yan po ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. So sabi niya, we need to suffer for His sake. Then last verse, verse 30. Having the same conflict which He saw in me and now here to be in me. Ayan, sabi niya, yamang taglay ninyo ang pakikipagbuno na inyo nakita rin sa akin at ngayon nababalitaan ninyong taglay ko. Kaya sabi ni Pablo, yung nararanasan nyo, nakita nyo sa akin yan, nararanasan ko din, nararanasan nyo din, nababalitaan nyo na nasa akin. Nakikibalita sila nangyari kay Pablo, nakulong, di ba?
Diba, si Pablo, kaya napunta sa Roma to. Muntik na tong mamatay sa Jerusalem. Binugbog ng mga tao. Buti na lang dumating yung mga sundalong Romano. Kinuha siya sa custody. Kung hindi dumating mga Romano, napatay si Pablo sa Jerusalem. Sa bugbog ng mga Hudyo. Nabalitaan nila yan. Kaya sabi ni Pablo, nababalitaan niya nangyari sa akin. At alam ko, nararanasan niyo rin dyan sa Pilipos. You have the same conflict. Having the same conflict which you saw in me. Meron din kayong persecution dyan. Nakita niyo sa akin, nangyayari din. At nababalitaan niyo. Sabi ni Pablo, natural yan. Binigay sa atin ang gospel, not only so that we believe in Christ, but also we need to suffer for His sake. Kailangan nating magtiis, na kailangan nating dumaan sa pagdurusa sometimes. But it's worth it, mga kapatid, kung ito ay mga pagdurusa ay para at alang-alang sa ating Panginoon. Sabi nga niya sa Matthew chapter 5, blessed are you, blessed art thou, if you are persecuted for righteousness' sake. Mapalad ka kung ikaw ay inuusig at ikaw ay sinasabihan at inalipusta alang-alang, mga kapatid, sa Panginoon. For Saul, they persecuted the prophets which were before thee. Dahil gayon din nilang inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So, basahin natin yun sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 10. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwika ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Amen. So mapalad nga daw tayo pagka meron tayong mga persecution, suffering for the Lord. Mga kapatid, great is your reward in heaven. Kapag ka inusig ka para sa dahil sa Panginoon, dahil sa katwiran, dahil sa Panginoon, dakila ang gantimpala mo sa langit. Ganon din nila inusig ng mga propetang nauna sa atin. So yan po mga kapatid, dyan sa verse 13. So natapos natin ng chapter 1. Bukas, tutuloy natin po chapter 2 ng Book of Philippians. Medyo mabagal yung ating usad mga kapatid, but okay lang. At least na isa-isa natin at talagang naunawaan natin mga kapatid ang mga verse na ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Manalangin tayo mga kapatid sa ating pagtatapos. Let's pray. Amen. Dakilat mapagpalang Diyos. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na kami po ay merong mga kailangang danasin na paghihirap, pagdurusa. But it's all worth it, Panginoon. Dahil kung ito ay alang-alang sa iyo, alang-alang sa iyong pangalan, alang-alang sa iyong salita, it's all worth it. Ayos lang. Pagtitiisan namin, Panginoon. Alang-alang sa iyo. Kaya o Diyos, gawin mo kaming matatag, gawin mo kaming matibay. Ang aming pananampalataya, Panginoon, huwag magkulang. Dalangin po namin that our faith will not fail. Because our flesh may fail, kami mismo pwede mag-fail, at mawala sa amin ang maraming bagay. But if our faith will not fail, kami po ay babangon. Kami po ay magpapatuloy. Basta ang pananampalataya ay nariyan. Kaya Lord, I pray that you bless and anoint the faith of everyone. Pagpalain mo po at i-anoint mo ang pananampalataya ng bawat isa na maging matatag, maging matibay sa gitna ng mga pagsubok. Sa'yo po kami umaasa at nagtitiwala, Panginoon. Layan ko po ang pag-iingat, gabay, pagpapala, protection. Igawad mo po sa iyong mga anak, mga kapatiran ng UPC Malabon, bawat pamilya. I pray, Panginoon, for your guidance, your protection, your blessing, be upon us. Ganyan din po ang mga taga-UPC Tondo at
mga tagaibang churches, mga kapatiran namin abroad, Panginoon, at mga mahal sa buhay, kaibigan na nakikinig. Ikaw po ang bahala sa amin, sa'yo po kami umaasa. Lord, patuloy na pinapanalangin si Nanay Bien, ang complete healing and recovery, patuloy po nung igawad kay Nanay Bien. Kalakasan sa kanyang katawan, Panginoon. We pray na ikaw po ang magbigay sa kanya ng kalakasan. Ngayon din po, Panginoon, dinadalain namin si Sister Baby na meron siyang pananakit sa kanyang tiyan. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, dinadalangin namin sa iyo ang kagalingan po ni Sister Baby sa oras na ito. Sipuin mo po at pagalingin ang kanyang katawan sa oras na ito. Bigyan ng kaginhawahan, ng kagalingan, Panginoon. In Jesus' name. Ngayon din po, pinadalangin namin sa patuloy, Panginoon, ng aming pastor, Pastor Nomer. Kagalingan, kalakasan, patuloy mong igawad sa kanya. Recovery sa kanyang katawan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin. Sa iyo namin binibigay lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat, kaluwalhatian. This is our prayer as we end. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. In Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So, bukas mga kapatid, meron tayong devotion, 9 a.m. And 8 p.m. mga kapatid, sa gabi, ay meron po tayong pagpapatuloy sa ating Bible study. Amen. The Lord bless you. Tapos na po ang ating gawain. Hindi ko po mababanggit ang inyong mga pangalan. Pero gayon pa man, salamat po sa inyong pakikinig, maging sa mga manonood ng replay. At ang pagpapala, pag-iingat, gabay ng Panginoon ay sumating. The Lord bless you, mga kapatid. Magandang gabi po. Amen.